sorry for that. Gusto ko lang talaga siguraduhin kung totoong pilay ka talaga. Or baka ginagawa mo lang yung palusot para alagaan ka ni Sean. Alam mo, hindi ko na kailangang umefort o magpanggap para mag-care sa akin si Sean. Kusa niya akong inalagaan. Damang-dama ko nga yung concern niya eh. Lalo na nung gabing... Ano? Nasa... Anong nangyari sa inyo nung gabi? Hinapang mo ba yung asawa ko? Wala kang karapatang magalit o sumbatan ako kung may nangyari man sa aming dalawa ni Sean. Ex ka lang. Hindi ko hahayaan na magtagumpay si Catherine. Ngayon pa, magsisimula nang bumalik yung mga alaala ni Sean. Babawiin ko si Sean kay Catherine. Hindi ako magtataka kung di siya mawala sa isip mo. She meant everything to you. As far as I remember, Catherine is the one that I love. Mahal niya yung mga anak namin. Kapag sinaktan ko si Catherine, parang ko na rin sinasaktan yung mga anak ko. Hindi naman masama itong gagawin ko, di ba? Hindi naman kasalanan na akitin yung sariling asawa. Kung kailangan nating gawin yan para maalog yung ulo ng asawa mo at maalala ka niya, pwes, ituturo na natin. Ituturo ko sa'yo ang Debbie moves. Paano, paano? Gaganyan mo lang. Konti lang. Ganyan lang. Ay, nahulog. Ay! Ay, nahulog! Nahulog. Ito na ang magpapanalo sa atin sa Olympics! Ito na! Ganyan kaigli! Nakita na yung singit ko dito eh! Okay lang yan! That is the key to success! Importante, pout your lips. Ayan! Fast learner ka talaga! Feeling ko talaga may nangyari dun sa island kaya ang lakas-lakas ng loob ni Audrey na labanan ako. Sorry na lang siya kasi siguraduhin ko talaga na hindi nagagaling yung amnesia ni Sean. Anong ginagawa mo? Why the hell are you stalking me? Sigurado ako may masamang binabalak na naman yung babaeng niyo. Ihado kasi ako kay Sean dahil siya yung pinapaniwalaan. Kapag nakuha mo na ang puso ni Sean, magtitiwala na siya sa'yo. Kahit anong sabihin mo, kahit anong isumbong mo, maniniwala yun sa'yo. Kaya ituloy na natin yung plano natin. Dandrap, dandrap! Soft drinks! Yan! Yan! Ready ka? Pwede mo ba akong tulungan? Hawak ko lang dito. Ah! Oh! Ow! Ow! Alay, 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 gawin ko. Wait, baka naman hindi ko naman kasi talaga kailangan gawin to. Tandaan mo! Si Doc Pogi ang umaura sa'yo. Wala ka pang ginagawa niyan. Ibig sabihin, meron kang angking ganda na mana sa akin. Ganda lang yung gamitin mo, ha? Ito, oh. Kuha na natin to, girl. Gamitin mo to. Hindi ka makatulog? Maalansangan ba? Bakit na rin ako? Baka magising si Catherine eh. Sean, relax ka lang. Wala naman tayong gagawing masama. Magkukwentuhan lang tayo, kagaya nung dati. Tinatakot
Saan ka galing? Bakit basa yung buhok mo? Nainitan kasi ako kanina. Kaya nag-swimming muna ako sa pool mabilis. Nainitan? Naka-comforter nga ako. Ang lamig-lamig. Nasira kasi yung aircon kanina. Bigla namatay. Hindi mo siguro napansin dahil tulog na tulog ka. Bukas papayos ko na sa repairman yun. Halika, tulog na tayo. Maaga pa ako bukas. Isa lang ang masasabi ko, Mars. Ang galing mo! Buti na lang magaling yung nagturo sa'yo. Sino nga yun? At ako pala yun. Good job ba yun? Eh, bigla nga akong pinaalis. Pinagsabihan pa ako. De, kunwari lang yun. Etos niya lang yun. Pero totoo, tinablan yun. Ano ka ba? Ganyan ang mga lalaki. Ang dami ko na na-experience na ganyan, no? Kunwari, brusko sa labas, pero sa loob marupok. Ang dami ko na na-experience na ganyan, Mars. Eh, sana nga umepekto kay Sean yun. Sana matrigger na yung mga alaala niya. Pero alam mo, ilang lang talaga akong gawin kasi hindi ko naman gawain mang akit. Hindi naman ako sanay sa mga ganun-ganun. Inakit ko lang naman yung tao kasi maasa ako na baka biglang bumalik ulit yung pagmamahal niya sa akin. Alam mo, oo naman, may point ka naman. Pinatawag ko kayo para may ipagawang importante sa inyo. Ano po yun, Ma'am Catherine? Hindi naman kayo bulag, di ba? Nakita nyo naman na may dalawang Mrs. Ledesma sa pamamahay na to. At ang gusto ko ay bigay nyong tatlo ang loyalty nyo sa akin. Kapag nakita nyo ang Audrey na yon na lumalapit kay Sean, at pinipilit siyang makaalala, sabihan nyo agad kami. Nagkakaintindihan ba tayo? Mawalang galang na po, Ma'am. Pero mahal po namin si Sir Sean at gusto rin po namin na gumaling siya. Kaya hindi po namin nahadlangan na bumalik ang alaala niya. Ah, di ba may sakit yung nanay mo sa probinsya, Perla? Oh, kung gusto mo na patuloy makapagpadala ng sustento at patuloy na magtrabaho dito, maging wais ka sa kung sinong kakampihan mo. Ano? Maasahan ba namin kayo? Opo, Ma'am. Good decision. Yun lang. That's all. Stiff na stiff tong shoulders mo. Ang dami mong ginagawa kasi. Ever since nagkasakit si Mama, ako na pumasan lahat ng kliyente niya. Saka yung mga admin duties niya, ako na rin gumagawa. I'm also doing a lot of medical procedures rin. Yeah, that's good.
Sean, let me help you. Ibalik mo na ako sa clinic, please. Yun naman talaga yung plan natin, di ba? Kung di lang tumutulang mama mo. I'll consider it. I'll take that as a yes. Pusig lang to. Alam mo, para mas ma-relax ka, kukunin ko yung aroma oil ko. Okay, sige. Saglit na. Okay, sige. I need a break. Oh, that feels good. Gusto mo rin ng buong katawan. Audrey, anong ginagawa mo dito? Baka bumalik ka agad si Catherine. Anong isipin niyang ginagawa natin? Wala namang masama sa ginagawa natin, ah. Krimi na ba ngayon magmasahe? Audrey, please, please, sumunod ka na lang. Para hindi tayo magka-problema. Halika na. Masama dito. Lumabas ka na. Audrey, sige na. Lumabas ka na. Sorry po. Dapat po pala kumatok muna ako. Ano yan? Audrey, anong ginagawa mo dito? Bakit kayo magkasama? Catherine, ina-update na ako ni Audrey tungkol sa kondisyon ni mama. Pero ano nakita mo? Hindi ko ba nagtitiwala sa akin? Wala ka kami ginagawang masama. Bakit? Masama ba na alamin ko, ha? Ano nakita mo? Magsabi ka ng totoo, ano nakita mo? Catherine, hindi ka ba naniniwala sa akin? Wala nga kaming ginagawang masama. Gusto ko lang i-confirm. May mali ba doon, ha? Ano? Nagsalata ka? Anong nakita mo? May milagro ka ba nakita? Tama po si Sir. Nag-uusap lang po sila tungkol kay Doktora. Fine. Sorry, I overreacted. Sayin, para mas ma-relax ka. Ate Perla! Ate Perla, gusto ko lang pong magpaliwanag dun sa nakita nyo kanina. Ma'am Audrey, hindi mo naman po kailangan mag-explain. Hindi po ako nakapagtapos, pero hindi po ako bobo. Alam ko na ikaw yung legal wife ni Sir Sean, at ikaw po yung may karapatan sa bahay na to. Kaya po nasa inyo yung loyalty ko, at hindi kay Ma'am Catherine. Ate, maraming salamat po, ha. Alam niyo po ba na inutusan kami ni Ma'am Catherine na mag-espiya sa inyo ni Sir Sean? At kapag hindi raw po kami sumunod sa utos niya, tatanggalin niya daw po kami sa trabaho. Naku, ate, pasensya na po, ha. Tinan niyo, pati kayo, nadadamay kayo sa gulo namin. Huwag kayong matakot, ma'am. Kami ni La Jing at ni Adora, malaki ang utang na loob sa mga Ledesma. Alam namin na hindi maganda ang intensyon ni Ma'am Catherine sa kanila, kaya hindi kami sumusunod sa kanya. Eh, ate, paano po yung nanay niyo na may sakit sa probinsya? Ma'am Audrey, naniniwala po ako sa karma. Nakapag gumawa po ako ng masama, tulad ng inuutos ni Ma'am Catherine sa amin, alam ko po na mas lalo lang lalala yung sitwasyon ng nanay ko. Maraming salamat po, ah. Ipagdadasal ko po yung kabaitan nyo na sana suklian po ni Lord. Lalo na rin po yung nanay nyo, sana po kumaling na siya.
Doc? Ito po, Doc, yung promo natin by next month. Sa tingin po namin, mag-i-increase po yung walk-in client natin for 35%. Doc? Okay na, John. Doc, iwan ko na lang po ito sa table niyo, ah. John, what's up? Kanina ka pa wala sa focus. May problema ba? Si Audrey, bro. Audrey? After our accidental kiss in the island, parang kinukulit niya ako eh. Lagi niya ako nilalapitan, lagi niya ako sinusurpresa. Kung ano-ano ginagawa niya. She's trying to seduce me. Well, look like it's working. Wala ka sa focus, so distracted ka. Hindi ka makapag-work dahil iniisip mo siya. I won't let her mess with my head. Sasabihin ko siya na tumigil na. Wala siya mapapala sa akin dahil wala akong balak lokohin si Catherine. Sean, kung may naramdaman ka kay Audrey, huwag mong pigilan, okay? Hindi mo kailangan mag-guilty. Si Catherine, siya yung una ng loko sa'yo. Siya yung sumama sa lalaki. So if meron mong karapat dapat na mahalin mo, si Audrey, hindi si Catherine. Stop that! David, best friend kita. Pero I won't tolerate you doing this. Hindi ko hahayaan bastusin mo yung asawa ko. Sa susunod na gawin mo to, mag-aaway tayo. Tomorrow na yung year-end party ng clinic. Gusto ko kumpleto yung pamilya natin. Mama, masaya sina Timothy and Lauren dahil pupunta kayo. And she has to go. She's the founder of the clinic. Teka, kung sasama si Mama, ibig sabihin, kasama din si Audrey? Of course. Kung nasan si Mama, nandun din yung nurse niya. Pero, Han, baka naman mas okay na dito na lang sa bahay si Mama. Kasi baka mapagod siya doon. At least dito, nakakapahinga siya. Katulad ng sinabi natin before, it would help her a lot if she's surrounded by people that she loves and trusts. Kaya mas mabuti pa talagang sumama siya. Buti nakapunta ka ngayong New Year End Party. Miss na miss ka na namin. Miss na miss ko na rin kayo. So let's start! Music, DJ! Go, Daddy! Go, Mommy! Go, Daddy! Go, Daddy! Para mag-dance sa inyo. One, two, three! Yes! Alam ko, hindi tayo nabubuhay sa fairy tale. Hindi maaalis ng haliko yung sumpa ng mga taong gusto tayong paghiwalayin. Pero dahil Pasko, hindi ko matiis na hindi ko maipadama sa'yo kung gaano kita kamahal. Ilahin mo naman yung konting dangal na natitira sa'yo, anak. Huwag mo namang pababain masyadong sarili mo. Kung hindi ka tinatanggap, tigilan mo na. Hanggat may kondisyon ng asawa mo, hanggat may amnesia si Sean, para siyang ibang tao. Hello, Sean? Hello? Anong problema mo? We're having a happy family dinner, kaya pwede ba huwag kang storpo? Catherine, bakit ikaw yung sumagot ng telepono? Nasaan si Sean? Gusto ko siyang batiin siya kayong mga bata. May ka ba? Busy nga sila, di ba? At saka wala naman nakapansin ang absence mo. Kaya huwag ka nang manggulo, huwag mo nang sirain yung New Year namin. Lauren, Timothy, bakit kayo sad, ha? Hindi pa po kasi namin nagawa yung school project namin. Mom is busy. She cannot help us. Hindi na kayong sad, ha? Tutulungan kayo ni Tita Audrey. Talaga po, Tita Audrey? Oo naman. Ano, game ba? Opo!
po! Game na po! Gusto ko na magpasalamat sa pagtulong mo sa mga bata. Maliit na bagay. It's a big deal for me.